Commander Sanchez, pinapatawag po kayo ni General Sanchez dahil may pag-uusapan daw po kayo tungkol sa isang misyon. Salubong agad sa dalagang si Sharon na may bit-bit pang Jollibee. Isang araw pa lang ang lumipas simula nang matapos ang trabaho ni Sharon, ay heto na naman at pinapatawag sa panibagong misyon. Busangot pa ang kanyang muka at napilitan siyang pumasok sa opisina ng kanyang boss. Ano na naman ang kailangan mo sa akin tanda? Hindi mo ba alam ang salitang hayaan mo muna ako mag-relax? Ha? Bastos pa niyang bungad. Wala ka talagang modong bata ka? Kundi lang ako bubugbugin ng mommy mo, matagal na kitang itinakwil. As if naman kaya mong gawin yung sa akin tanda. Tandaan mo, ako lang ang anak mo at wala nang iba. Maangas pa natura ni Sharon at parang sigang naupo sa sofa kaharap ang matandang lalaki. Siya, si Sharon Sanchez. 25 anyos na dalaga at isang commander. Ang matandang lalaki sa kanyang harapan ay ang kanyang ama na isang general. Hanggang kailan ka kaya magiging sakit ng ulo ko ha? Kung may isang lalaki man ang kumuha sa'yo mula sa amin ng mami mo, ako pa ang maghahatid sa'yo. Daddy, alam mo ba na sumasama ang loob ko kapag ganyan ka? Pinapamukha mo talaga sa akin na hindi mo ako mahal, no? Mahal kita, pero maaga akong papanaw kung hahayaan pa kita sa buhay namin ng mami mo. Nag-iisa kang anak, hindi mo pa kami mabigyan ng apo. Wala ka bang balak mag-asawa, ha? Hindi ka na bata. Muling saad ng kanyang ama na medyo malakas pa. Ngunit deadma lang si Sharon dahil sanay na siya sa matanda. Tama na ang kadramahan, Daddy, at sabihin mo na lang sa akin kung anong kailangan mo. Huwag mo muna akong istorbohin kasi nagpapahinga ako ngayon Linggo. Ang dami ko kayong tinapos na misyon. Baka lang hindi mo alam, ha? I'm just reminding you. Wala nang nagawa ang kanyang ama at umupo na lang sa upuan nito at may inilabas na folder. Basahin mo na lang yan at sabihin mo sa akin kung kaya mo lutasin ang problema. Utos pa ng kanyang ama, kaya naman walang pagdadalawang isip na tumayo si Sharon at kinuha ang folder. Binuklat ang laman nito at binasa ang nakapaloob. May larawan pa ng isang makisig na general. Sino naman ang gwapong general na to, Daddy? Ito ba ang mission kong akitin? Oo, kailangan mong malaman ang whereabouts niya, lalo na ang lihim niya. Sagot naman ang kanyang ama. Wait, ano bang kaso niya? Pinapas lang niya ang nagiging asawa niya, matapos mabuntis ng mga ito. Isang malaking palaisipan kay Sharon ang sinabi ng ama. Hindi siya makapaniwala na ang epitome of beauty ng larawan ng isang binatang hawak niya ay isang mamamatay tao. Sigurado ba kayo dyan? Baka naman nagkakamali lang kayo. Sigurado kami dahil hinawakan na yun ang ibang commander at hindi sila nanalo. Pero nakita ng mga mata nila kung paano pinaslang ng general na yan ang nobya. Sagot muli ng kanyang ama na nakikikain ng fries na hawak ni Sharon. Gusto mo bang akitin ko to upang mahuli sa akto na siya talagang pumapatay sa mga nagiging karelasyon niya? Mismo! Paano kung ako naman ang pinatay niya? Huminto muna sa pagnuya ang ama nito at nagtatakang tumingin kay Sharon. Eh di mabuti, wala na kaming sakit ng ulo ng mami mo. Walang pakundangan na sagot ng daddy niya. Napangusu si Sharon at saka walang sabing lumabas ng opisina ng ama. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang larawan ng lalaki dahil nuknukan ito ng gwapo. Hindi lamang gwapo, dahil napakayaman din ito para maging killer ng mga nagiging karelasyon nito. Wala sa loob na umupo si Sharon sa kanyang upuan at nag-research tungkol sa lalaki. Hindi pa niya napansin ang kaibigan na si Ven na isa ding commander. Demetrius Garcia? Oo. Crush mo yan? Naku, Sharon, wala kang pag-asa sa lalaking yan dahil ang daming umaaligid sa kanya. Ani Ven, kilala mo siya? Takang tanong naman ni Sharon, ngunit sa monitor ng PC pa rin ang tingin niya. Walang hindi nakakilala dyan dahil saksakan ng gwapo at yaman.
Kaya maraming babae na huhumaling dyan eh. Swerte ka kapag pinansin ka niyan. Alam mo ba kung saan siya madalas lagi? Alam ko, sa isang bar sa Makati. Kaibigan niya ng asawa ko, kaya kilala ko rin siya. Isa lang masasabi ko, di yan madaling mauto. Napakislo si Sharon dahil sa sinabi ng kaibigan. Nagtaka naman si Ven dahil sa naging reaksyon ng dalaga. Alam niya na nasa hindi magandang sitwasyon siya. Huwag mo kong tingnan ng ganyan dahil nakakatakot ka, Sharon. Pwede mo ba akong tulungan para makilala siya? Bakit ko naman gagawin yun? Delikado din ang binatang yan dahil na rin sa mga isyu niya sa batas. Saka lang na pagtanto ni Ven kung bakit nagpapatulong ang dalaga. Don't tell me. Tumango si Sharon sa naiisip ng kaibigan. Napatampal pa ito ng sariling noo dahil sa stress. Bakit nga ba hindi ko naisip na dahil sa misyon kaya ka naging interesado sa lalaki? Bakit nga ba nawala sa isip ko na hindi ka naman pala mahilig sa lalaki? Ngayon mo lang ba nalaman? Umirap pa si Sharon. Pero delikado ang lalaking yan, Sharon. Ilang babae na ba ang pinadala nila? Pero wala pa rin nakakakuha ng impormasyon sa kanya. Kaya nga sa akin binigay, di ba? Dahil ako na lang huling pag-asa nila para malaman ko ano nga bang nangyayari sa mga babaeng nagiging karelasyon ng Garcia na yan. Pero base sa kwento ng asawa ko, hindi naman daw totoo ang mga balita tungkol sa kanya. Pero kahit na, kailangan mo pa rin mag-ingat. Oo na, sabihin mo na lang sa akin kung saan siya madalas naglalagi. Sa isang bar sa Makati, at tuwing weekend, madalas siya dyan. Dahil lagi niyang kasama ang asawa ko. Pakibantay na rin ang asawa ko ha. At kapag may lumandi, isumbong mo sa akin. Dagdag pa ng babae, kaya naman natawa na lamang si Sharon sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang umuwi galing sa trabaho upang magtungo sa bar at simula na ang misyon niya. Isang sexy dress ang suot niya na pinarisa ng high heels at may makapal na makeup. Hindi ito ang forte niya, pero kailangan niyang gawin kung nais niyang matapos na maaga ang misyon niya. Gamit ang motorbike baby ni Sharon, mabilis siyang nakapunta sa bar. Unang tapak pa lang niya ay amoy alak at sigarilyo na bumungad sa kanya. Masakit din sa mata ang ilaw na patay sindi at ang malakas na tugtog na nakakabasag ng eardrums. Mabilis sinanap ni Sharon ang lalaki sa crowd pero wala. Hanggang sa mas pata niya ang isang matipunong lalaki na tahimik na umiinom sa may bar counter. Mukhang nag-iisa ka, baby. Aniya pa sa malanding tono at basta na lamang tumabi sa lalaki. Sinenyasan pa niya ang bartender na bigyan siya ng isang ladies drink. It's none of your business. Malamig at puno ng tipid na sagot naman ito. Ganyan ang tipo ko sa lalaki. Masungit at parang may bayad ang bawat salitang lalabas sa bibig. What do you want? Ikaw? Malanding sagot pa ni Sharon. Sa isip ni Sharon ay entertaining ang nangyayari ngayon sa kanila. Nasusubok kasi ang pasensya niya. Kung kaya ba niyang tagalan ito o baka maya-maya ipasabugin niya na lamang ang bungo ng lalaki. Not interested. Tanggi naman ito, kaya nasakta ng konti ang ego ni Sharon. Hindi mo pa nga nasusubukan tapos ayaw mo na? Hindi mo ba alam na nasakta ng ego ko dahil sa sinabi mo, ha? Huh? I don't care, miss. Pwede bang iwanan mo muna ako? Utos pa nito na mas lalong nagpabanas kay Sharon. Humingi pa siya ng alak sa bartender ng mas matapang at inisang lagok ito na parang tubig. Hanggang sa maramdaman na ni Sharon ng kalasingan. Sleep with me! Bulyaw pa niya sa lalaki at natanggalan na nga ng kahihiyan sa katawan. You don't know what you're talking about, woman. Alam ko ang sinasabi ko. Matapang pa rin na sagot ni Sharon sa lalaki. You're drunk. Dahil natapakan ng pride ni Sharon, sa ilang beses na pagtanggi sa kanya ng lalaki, siya na ang humila dito at dinala palabas ng bar. What do you think you're doing, woman? Lasing ka na kaya umuwi ka na. Sabi pa ng lalaki na mas lalong nagpainis kay Sharon.
Dahil lamang sa alak at init ng katawan, nagawa niyang hilahin ang lalaki sa motorbike niya. Suotin mo! Utos pa niya sa lalaki nang iabot niya ang extra helmet. Hindi ako sumasakay sa ganyang sasakyan. Nasaan ang susi na sasakyan mo? Inilabas naman ng lalaki ang susi ng kotse nito. Mabilis namang tumungo si Sharon doon at hinila ang lalaki. Nagtungo sila sa pinakamalapit na hotel. Hindi mo alam ang pinapasok mo, babae. Hindi mo gugustuhin ang mangyayari. Gusto ko. Matigas na pagkakasabi ni Sharon na mas lalong nagpadilim sa mukha ng binata. Kapag di mo ako tinantanan, hindi ka na makakawala sa akin. Mas mabuti, dahil may kailangan din ako sa'yo. Nakangising sagot ni Sharon at mas lalong lumapit sa binata. You're drunk, Missy. May nobya ka na ba? Wala naman, hindi ba? Pangungulit pa ng dalaga. Fix yourself, woman. Hindi ako naikipagbiruan sa'yo. Kapag tinuloy mo ang binabalak mo, sinasabi ko sa'yo na hindi ka na makakawala sa akin. Gusto ko niyan. Dahil naghahanap talaga ako ng lalaking sa akin lang mababaliw. Tumawa pa ng pagkak si Sharon bago umupo sa ibabaw ng kama. Sa harapan niya, ang binatang kanina pa nakatingin nang nakakatakot sa kanya. Tila, handa na siyang lapain sa maling galaw lamang niya. Ngunit hindi nakaramdam si Sharon ng takot. Bagkus, isang kiliti sa kanyang sikmura. You're making me damn crazy. Hindi na ako natutuwa sa pagiging flirty mo. Babala pa ng lalaki. Ang ganda ng mga mata mo. Pakiramdam ko, hinihila nila ako. Kanina pa nagtitimpi si Demetrio sa dalagang nasa harapan niya. Gusto niya na itong lantakan dahil sa pinapakita nitong pangaakit sa kanya. Ngayon lamang siya nakaramdam ng matinding atraksyon sa mga babae dahil na rin sa reputasyon niya. I want you. Isang pikit na madiin ang ginawa ni Demetrius dahil napuputol na ang huling hibla ng pasensya niya. Ayaw mo ba sa akin dahil hindi ako maganda? It's not that. Eh ano? Kilala kita, okay? Ikaw si Demetrius Garcia, isang general sa military. Hindi na nagulat si Demetrius sa sinabi ng babae. Sino nga ba ang hindi siya nakikilala? Dahil na rin sa sirang reputasyon niya, sa yaman na meron siya, ano pa nga ba ang inaasahan niya? You're not afraid, huh? May pait pang sabi niya. Hindi. Bakit naman ako matatakot? Multo ka ba? Ikaw ba ang mami ko? Siya lang naman ang kinatatakutan ko. Tumawap ang dalaga. Mas lalong napatitig si Demetrius sa dalaga at hindi maipagkakaila ang kakaibang ganda nito. Hindi man kasing ganda ng mga babaeng nakilala niya, ngunit may atraksyon nito na hinihila siya upang mas lalo siyang mabaliw. Hindi na makaisip ng maayos si Sharon dahil sa alak sa sistema niya. Nagiinit ang pakiramdam niya at gusto niya ang kininang lalaking nasa harapan niya. This is my last warning, Missy. Muling babala ng lalaki. Ngunit kesa matakot, hinila ni Sharon ang kurbata ng lalaki at saka siniilito ng halik. Akala niya ay itutulak siya ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang mas pailaliman nito ang halik. Ilang beses kitang binalaan. Akin ka na matapos ang gabing to. Tandaan mo yan. Kahit tumakas ka pa, hahanapin kita at ikukulong kita sa buhay ko. Puno ng diinasabi nito bago niya tuluyang siilin ang halik ang babae. Baluktot ang isip ni Sharon ng mga oras na yon at hindi alam ang naiisip. Pero hindi niya makakalimutan ng sakit na naranasan ng gabing yon. Lalo na ang nang-aalo na malambing na boses ng lalaki. Nagising si Sharon, dala ng lamig na nararamdaman sa katawan, lalo na ang mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang tiyan. Nang silipin niya ito, laking gulat niya nang makita ang matigas na braso. Muntikan nang lumabas ang puso niya nang makita ang gwapong mukha ni Demetrius.
Gusto niyang magsisisigaw? Pero naalala niya ang lahat kung bakit nauwi sila sa ganito. Dahan-dahan niyang inalis ang yakap nito sa kanya at bumaba ng kama. Sinigurado niya na hindi ito magigising at saka sinuot niya ang bestida. Agad-agad na lumabas ng hotel kung nasan siya. Ang aga mo naman ng bulabog. Hindi mo ba alam na mamaya pa ang pasok natin? Salubong sa kanya ng kaibigan na si Ven. Sunduin mo ako sa may hotel? Ven, bilisan mo! Nagpapanik na sabi ni Sharon sa kaibigan. Kanina papalakad-lakad si Ven sa loob ng kusina niya matapos masundo ang kaibigan na si Sharon. Narito ngayon sila sa kondo ng kaibigan dahil sa katangahang ginawa niya kagabi. Sharon naman! Hindi ka ba nag-iisip? Bakit ka naman nagpakamot sa lalaking yun? Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit siya pa? Paano ka na niyan? Paano kung mabuntis ka niyan? Naisip mo ba yun, ha? Inis na sabi ni Ven. Hindi ko alam, Ven. Nagising na lang ako na hubad na kaming dalawa. Pero hindi man malinaw ang lahat, mukhang nalasing ako eh. Pero alam ko ilang shots lang yun. Kahit isang shot o dalawa, wala ka na magagawa dahil nangyari na. Paano ka na lang yan? Tiyak hahanapin ka ng Garcia na yun. Hindi naman siguro. Hindi naman ako nakilala nun dahil ang kapal na makeup ko. Sigurado ka ba dyan? Sana nga. Sana nga ay hindi kanya namukaan. Dahil tiyak na ikaw na ito ang huling beses na isisilang sa mundo. Pananakot pa ni Vince sa kanya. Hindi alam ni Sharon kung ano ang gagawin niya. Sa napakalaking problema na pinagdadaanan niya ngayon. Hindi niya rin maalala kung bakit niya ginawa ang bagay na yon. At sa lalaki pa, na nakilala lamang niya at sunod pa niyang misyon. Sana talaga at di ka niya nakilala kundi patay ka talaga nito, Sharon. May diin at muling pagpapaalala ni Ven, kaya mas lalong kinabahan siya. Nagising naman si Demetrius dahil naramdaman niya na wala na siyang katabi. Nagtagis pa ang bagang niya nang makitang wala na nga ang babae. Naroon pa sa puting kubrikama ang bakas ng nangyari kagabi sa pagitan nila. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng side table at idinaya lang numero ng kaibigan. Gusto kong ibigay mo sa akin ang lahat ng mga commander na nagtatrabaho sa Pilipinas ngayon mismo. Utos pa nito sa baybaba ng linya. I told you, baby, hindi ka makakawala sa akin matapos maibigay ang sarili mo sa akin. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig kaya pasensyahan tayo ngayon. Nakangisi na parang demonyo si Demetrius habang kausap nito ang sarili. Dalawang buwan ang lumipas nang mangyari ang pagkakamaling yun. Sa loob ng dalawang buwan, iniwasan muna ni Sharon na magkaroon ng koneksyon sa kanyang misyon. Lumuwas muna siya ng probinsya upang dito muna mamalagi dahil mainit-init pa ang pangalan niya sa Maynila. Ayos ka lang ba talaga, ha? Simula kahapon namumutla ka na. Nag-aalala lang tanong ni Ven sa kanya dahil napapansin niya ang pagiging pihikan sa pagkain at sakitin ni Sharon. Ayos lang ako. Nasobrahan lang yata ako sa mangga at bagoong. Paano? Para kang hindi kumakain. Isang plastic ang inubos mo mangga para lang alam mo. Para kang buntis sa inakto mo. Biro pa ng kaibigan. Ngunit naging dahilan nito upang manlamig ang buong katawan ni Sharon. Hoy, huwag ka masyado matakot dyan. Mas lalo kang namutla. Nagbibiro lang ako. Nag-take ka naman ng emergency morning pill after ng gabing yun, diba? Sabi pa nito, pero hindi kumibo si Sharon. Nawala sa isip niya ang pag-inom ng contraceptive dahil hindi rin sanay si Sharon sa mga gamot. Ininom mo naman ang binili kong pills, hindi ba? Pagtatanong muli ng kaibigan. Pero nanatiling tahimik si Sharon. Malakas na tinapakan ni Ven ang preno ng sasakyan at namumutlang tumingin sa kaibigan. Hindi mo ininom ang pills na binigay ko? Nawala na sa isip ko. Ang dami kong ginagawa. Katwiran naman ni Sharon. Nag-iisip ka ba? Bakit hindi mo ininom? Hindi ba sabi ko inumin mo yun bago ka matulog sa gabi? Gaga! Patay ka niyan! E di buntis ka na? Hiyaw ni Ven, kaya naman nagpanik na si Sharon. Hindi naman siguro, isang beses lang naman nangyari yun eh.
Fe naman, huwag ka naman masyadong OA. Hindi ako OA, Gaga. Paniguradong may laman na yan tiyan mo. Kaya pala nag-iba ang appetite mo at palagi kang nahihilo? Bakit ba hindi ko naisip na sintomas na yung pinapakita mo? Patay tayo nito, Sharon. Mahabang litanya ng kaibigan niya. Paano na? Nanginginig pa ang mga kamay ni Sharon. Anong paano? Eh di dadalhin kita sa ospital para malaman natin kung buntis ka ba o hindi. Lumabas ng opisina ng doktor si Sharon nang tulala habang hawak ang resulta na naging test sa kanya. Lumapit naman sa kanya agad si Ven at inagaw ang papel na tangan nito. Buntis ka nga? Anong gagawin ko, Ven? Hindi ko habang buhay maitatago na buntis ako. Kabado at naluluhang tanong pa ni Sharon sa kaibigan. Nandiyan na yan at wala na tayong magagawa kundi tanggapin. Paano kung sabihin mo kay General Garcia tungkol sa pagbubuntis mo? Gaga ka ba? Hindi ko pa rin nakakalimutan ang huling sinabi niya sa akin. Hindi niya pwedeng malaman na akong babaeng nakasipin niya, okay? Hindi niya rin dapat malaman ang pinagbubuntis ko. Kailangan niyang ingatan ang identity niya upang hindi malaman ng lalaki ang tungkol sa kanya. Ngunit sa ngayon, kailangan niya munang isipin kung anong sasabihin ng pamilya niya kapag nalaman nito at kung paano niya sasabihin sa kanyang mga magulang. Ito na ang karma na hindi matatanggap ni Sharon. Kanina pa nagiinit ang ulo ni Demetrius habang nagmi-meeting sila ng kanyang grupo. 2 buwan na, ngunit hindi pa rin nila makilala kung sino nga ba ang babae ng gabing yun. Wala pa rin makapagturo kung sino ito o baka naman natakot na dahil sa mga balita sa kanya. Subukan mo muna kayang kumalma. Mukhang papanaw kami kung mananatili kang ganyan. Demetrius naman. Si Tanigabo, ang comrade niya at isa ding general. Ikaw kaya ang mawala ng asawa sa tingin mo kakalma ka? Hindi mo naman asawa ang pinapahanap mo. Pinapaalala ko lang sa'yo. Kung di ka sana natulog matapos niyong magsiping, sa tingin mo ba ay maghahanap ka ngayon? Kasalanan mo rin kasi. Damn it! Kapag hindi pa rin siya mahanap ngayong buwan, pasasabugin ko na ang buong Pilipinas. Gigil pang dagdag ni Demetrius. As if naman kaya mong gawin yan. Kumalma ka at isipin mo ang stepmother mong baliw. Hindi pa naayos ang isyo tungkol sa'yo. Kung di mo aayusin ito sa lalong madaling panahon, ikaw din ang mahihirapan. I don't care about that woman. Huwag lang siya magpapakita sa akin at baka mapatay ko na siya ngayon. Baka mapatay niya rin ang babae mo pag di ka pa gumawa ng aksyon. Nga pala, sumama ka mamaya sa party ng team dahil baka nandoon na ang hinahanap mo. Dagdag pa nito, kaya naman hindi napigilan ni Demetrius na mapatingin sa kaibigan. Party? Anong party? Party para sa pagiging successful ng bawat department. I don't have time. Baka naroon ang babaeng hinahanap mo. Subukan mo lang. Wala namang mawawala kung dadalo ka, kahit saglit. Hindi na sumagot si Demetrius at tumingala na lamang habang nakasandal sa kanyang swivel chair. Hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa babae ng gabing yun. Ang malambot na balat nito na dumikit sa kanyang balat, lalo na ang boses nito na namamaos kasi sigaw ay tila musika sa kanyang pandinig. Where are you? Mahinang bulong pa niya. Ayaw man sumama ni Sharon sa dinner party ng bawat department, ay napilitan na rin siya dahil sa utos ng kanyang ama. Suot niya ngayon ang kanyang uniforme. Mabuti na lang at hindi pa maumbok ang kanyang tiyan, kaya hindi pa niya ito kailangang itago. Pwede ba umuwi ako agad, Daddy? Masama talagang pakiramdam ko. Ani Sharon sa ama na kanina pa nag-aayos ng kurbata. Kailan pa sumama ang pakiramdam mo, Aber? Sharon? Huwag mo akong artehan dahil alam ko na hindi mo ginagawa ang misyon mo na inatas ko sa'yo. Sabi ng kanyang ama. Daddy, ginagawa ko, okay? Sadyang masama lang ang pakiramdam ko. Umalis ka sa harapan ko at mag-ready ka na. Huwag mo akong dramahan dahil ito na ang chance mo para malapitan si General Garcia. What? Gulat na gulat na tanong ni Sharon. Bakit nga ba hindi pumasok sa hukote niya
na imbitado ang lahat. Isa itong malaking problema kapag nagtagpo ang landas nila. Hindi na ako dadalo, Daddy. Masama talaga ang pakiramdam ko. Dadalo ka at utos ko ito, Sharon. Dumagundong pa ang boses ng ama sa apat na sulok ng silid. Gusto man niyang magmatigas, ngunit hindi niya na ginawa dahil ayaw niya ring pahabain ang bangayan nila. 3 oras lamang ang naging biyahe nila ng ama. At malapit na sila, kaya naman, panay panginginig at panlalamig ng katawan ni Sharon ang kanyang nararamdaman. Daddy, hindi. Mabilis na sagot nito, kaya naman napalabi si Sharon. Wala na talaga siyang magagawa kundi ang dumalo sa party. Iiwasan na lamang niya na magtagpo silang Demetrius upang wala na maging problema. Unang tapak pa lang sa loob ng venue, hinanap agad ng mga mata ni Sharon si Ven. Kasama nito ang asawa na nakikipag-usap sa isang lalaking gwapo, lalo na ang morenong balat nito at hanggang balikat na buhok. Sharon! Sigaw pa ng kaibigan niyang walang delikadesa. Hindi mo kailangan sumigaw, okay? Wala ka sa perya. Sita ni Sharon sa kaibigan nang makalapit ito. Parang ganun lang ay, nagiinit ka na. Nga pala, siya si Gabo del Pedro, ang general sa isang team sa militar. Siya naman si Sharon Sanchez, isang commander. Pagpapakilala ni Ven sa kanila ng lalaking mukhang pilyo. Nice meeting you, Miss Sanchez. Saad nito at hinalikan pa talaga ang kamay niya. Nice meeting you din. Aniya na medyo nag-aalangan dahil sa uri ng tingin ng lalaki. So tara na sa may table, medyo nagugutom na kasi ako. Pagbasag ni Ven sa katahimikan nilang tatlo. Nakaramdam na rin ng gutom si Sharon, pero wala siyang magustuhan sa mga pagkain na nakalapag. Nakatitig lamang siya doon at may luha na rin na namumuo sa gilid ng kanyang mata. Nagtaka bigla si Ven nang makita ang kaibigan. Hindi mo gusto ang mga pagkain? Saka bakit ka umiiyak? Don't tell me pregnancy mood yan. Hindi ko rin alam, Ven. Parang gusto ko umiyak dahil wala dito ang pagkain na gusto ko. Lumabi pa si Sharon. Anong pagkain? Baka may mahanap ako. Gusto ko ng manggat. Maraming bagoong na may sili. Gaga, gabi na. Saan ako hahanap ng mangga na may bagoong aber? Hindi ko alam, Ven, pero yun ang gusto kong kainin ngayon. Kusa nang pumatak ang mga luha ni Sharon dahil yun ang gusto niyang kainin sa mga oras na ito. Pero walang mangga dito. Hindi na rin alam ni Ven ang gagawin sa kaibigan. Lalo na nang magsimula na silang pagtingin ng ibang bisita. Gaga, huwag kang umiyak at baka akalain nilang inaaway kita. Inaaway mo naman talaga ako eh, dahil walang mangga dito. Grabe ka naman, Sharon. Hindi naman ako ang naghanda ng pagkain, kaya bakit ako ang sinisisi mo? Grabe ka na. Hindi pa makapaniwala si Ven nang sabihin yun. Ang mas nakakagulat pa, nang bigla na lamang lumapit sa kanila, ang matikas na lalaki. May dalang mangga at bagoong, kahit na nakasuot ito na magandang uniforme. Want this? Saad pa nito, napuno ng lamig at lalim na boses. Napatingala si Sharon at Ven sa lalaki at bigla na lamang namutla nang makita kung sino ito. Demetrius? Nanginginig pang bigkas ni Sharon sa pangalan ng lalaki. Ngumisi pa ito ng sobrang laki. Ako nga, baby. Masaya bang maging malaya ng 2 buwan? Pinahirapan mo ako sa paghahanap sa'yo. Sabi pa nito. Hindi humihiwalay si Demetrius sa dalaga. Kahit na kanina pa ito magkasama. Ang higpit din ang kapit nito at sinisigurado na hindi na mawawala sa paningin niya ang babae. Saan mo ito kinuha? Ang sarap ng bagoong nila. Inosente pang sambit ni Sharon. Para bang hindi pa rin nagsisink in sa utak niya na nahanap na siya ng lalaki. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo pa at ibibili kita. Talaga? Yes. Simpleng sagot ni Demetrius.
Sa tingin niyo, ano ang ginagawa niya sa harapan ko? Sharon, ang utos ko sa iyo, alamin mo ang tungkol sa kanya. Hindi ko sinabing magpabuntis ka. Sumingit na ang kanyang ama dahil kanina pa ito banas na banas habang pinapanood ang kaswitan ng dalawa. Nagulat ang matanda nang lumapit sa kanyang lalaki at sabihin na pakakasalan nito ang anak niya. Gusto niya itong barilin. Mabuti na lamang at nakapagpigil pa ito. Hindi niyo na kailangan pa na imbestigahan ako dahil ako na mismo ang sasagot sa mga tanong niyo. Hayaan niyo lang ako mapakasalan ng babaeng to dahil magkakaanak na kami. Saka lang nagising sa ilusyon si Sharon nang maubos niya ang mangga at bagoong. Teka, kasal? Sino? Ako? O ikaw? Teka, hindi ako makakapayag. Tanggi ni Sharon. No, magpapakasal tayo dahil magkakaanak na tayo. Ani Demetrius. Ano naman ngayon? Pwede naman tayo magkaanak na hindi nagpapakasala. Hindi naman kita aalisan ng karapatan sa bata. Remember? Nang gabing sabi ko sa iyo ay akin ka na matapos ng gabing yon? I meant it. Pero lasing ako ng gabing yon. Katwira ni Sharon. Nasa katinoan ako. Alam nyo, magpakasal kayo kung gusto nyo. Basta ipanganak mo lang na maayos ang apo ko. Ikaw naman, Garcia. Kailangan ko ang report mo bukas. Aalis na ako at ikaw nang bahala sa anak ko. Daddy, pinamimigay mo na ba ako? Oo. Salamat at may iba ng tao magtitiis sa katigasan ng ulo mo. Usal ng kanyang ama at basta na lamang sila iniwan. Bitiwan mo ako dahil kakausapin ko si Daddy. Pilit na kumakawala si Sharon sa yakap ng lalaki. No, tatakas ka na naman. Hindi mo alam kung gano'ng kita katagal hinanap. Bitiwan mo ako, sabi. No, isa. Dalawa. Pang-iinis pa ni Demetrius. Binuhat niya pa ng pang-bridal style ang babae kahit nagsisisigaw ito ng sobrang lakas. Parang wala lang din sa lalaki nang dumaan siya sa maraming tao habang tangan si Sharon. Sa tingin mo ba natutuwa ako sa iyo, ha? Kundi dahil sa iyo, hindi mangyayari sa akin to. Nakakainis ngayon dahil kailangan ko matali sa iyo dahil lamang buntis ako. Naisiwalat ni Sharon nang maipasok siya ni Demetrio sa loob ng sasakyan. Hindi ako pumayag na maging asawa mo, Demetrius Garcia. Wala kang karapatan na iuwi ako sa pamamahay mo. Nakuha ko na ang approval ng ama mo, Sharon. May karapatan ako sa'yo dahil ikaw ang magiging asawa ko. Oh, talaga ba? Pumayag ba ako sa gusto mo mangyari, ha? Sigaw muli ni Sharon sa lalaki. Mahalaga pa ba ang permiso mo? Natatandaan mo ba na ilang beses kitang binalaan ng gabing yon? Pero binigay mo ang sarili mo sa akin. Nakinig ka ba sa akin nun? Lasing ako nun, okay? Nayayamot na tura ni Sharon. Sinuot pa ni Demetrius ang seatbelt sa dalaga. And, still, natatandaan mo ang nangyari kaya hindi ka lasing ng gabing yon. Bakit mo ba ito ginagawa, ha? Ang alin? Tanong pabalik ni Demetrius. Bakit mo pa ako kailangang pakasalan kung pwede naman natin pag-usapan ng tungkol sa bata? That's never gonna happen. Magpapakasal tayo sa ayaw at sa gusto mo. Hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko na hindi kumpleto ang pamilya niya. Sabi ni Demetrius na bahagya pang nagtatagis ang bagang sa galit. Pero hindi mo naman ako mahal. Kaya paano tayo magsasama sa iisang bubong? Sabihin mo nga sa akin, paano? It doesn't matter. Matigas na sabi ni Demetrius. Nakaramdam ng bahagyang kirot sa dibdib si Sharon dahil sa naging sagot ng binata. Dapat ba siyang matuwa kung nagawa siyang panindigan ng lalaki? O dapat ba siyang matakot dahil alam niya sa sarili niya na maaari siyang mahulog sa binata? Sa madilim na parte ng silid, naroon ang isang babae na panay ang buga ng usok sa kanyang bibig. May hawak na kupita ng alak sa kanang kamay. Madam, hindi mo gugustuhin na ibabalita ko tungkol sa anak mo. Sabi pa ng tauhan niya na inatasan itong magbantay sa nag-iisa niyang anak. Kung anak nga ba niyang maituturing ito. Ikinasal na po ang senyorito. Nabasag ang tangang kanina pang kupita ng alak na hawak nito.
Anong sabi mo? Ikinasal na po ang Senyorito Demetrio sa isang commander. Ayon sa balitang nasagap ko ay magkakaroon na sila ng anak. Sabihin mo sa akin na nagbibiro ka lang. Hindi pwedeng magpakasal si Demetrios nang walang permiso ko. Sino siya upang labagin ang pinag-uutos ko? Umalingaw-ngaw pa ang boses nito sa apat na sulok ng silid. Kahapon po naganap ang kasalan sa isang simpleng simbahan lang. Ang babaeng kinasal sa kanya ay anak ng sikat na general na si Sanchez. Wala akong pakialam kahit na anak pa siya ng presidente ng buong mundo. Sa akin lang si Demetrios at wala nang iba. Ihanda niyo ang private plane at uuwi ako ng Pilipinas. Hindi ako makakapayag na makuha ng kung sinong babae ang lalaking para lang sa akin. Malakas nitong sigaw sa kanyang tauhan. Ang matinding galit sa mga mata ng babae ay dahil sa inggit at selos. Tumingin pa siya sa mga larawan ng lalaki na nakadikit sa pader. Hindi kita hahayaan na mapunta sa ibang babae, Demetrios. Dahil akin ka lang. Hindi ka pa siguro nagtanda sa mga naging nobya mo na pinaglamayan mo katagalan. Humanda ka dahil babawiin kita sa babaeng yan. Aniya sa larawan ng walang alam na binata. Isang buwan nang nagsasama sina Sharon at Demetrios sa iisang bubong. Isa lamang ang masasabi ni Sharon dahil naging mabait at mapagmahal na tao ang asawa. Kaya nagtataka pa rin siya kung saan nakuha ng kanyang ama ang balita na pinapatay ng asawa ang naging asawa at nobya nito noon. Sinipat pa niya si Demetrios na tahimik lamang gumagawa ng trabaho dito sa opisina nila. Nagpas siya kasi sila na magtrabaho muna sa bahay dahil nga nagbubuntis si Sharon. Why are you looking at me like that? May naisip ka na bang pagkain? Tanong pa ng asawa, ngunit sa computer pa rin ang tingin nito. Hindi ko lang maintindihan kung bakit may rumor na kumakala tungkol sa'yo. Totoo ba na pinapatay mo ang mga naging nobya mo? No. Tipid na sagot nito. So bakit nga? I don't know. Kung sino man na nagpapakalat ng maling balita, hindi ko alam sa kanya. Pero hindi mo ba naisip na masisira ang reputasyon mo? Nag-aalalang sabi pa ni Sharon. Binitiwan muna panandalian ni Demetrios ang kanyang ginagawa tumingin sa asawa. Why? Kailangan ko pa bang intindihin ang sasabihin ng ibang tao? May napakagandang asawa at magiging anak na ako para isipin pa ibang tao, wife? Sabi ni Demetrios. Pero hindi pa rin tama yung mga balitang kinakalat nila sa'yo. Saka isa pa, hindi mo ba naisip na baka ikasira mo pa yan sa trabaho? And? Mayaman ako, wife. Kaya kitang buhayin kahit umalis ako sa trabahong to. Ngumisi pa ng napakayabang si Demetrios, kaya naman napairap si Sharon. Hindi na rin naman lingid sa kaalaman ni Sharon ng tungkol sa nakakasilaw na yaman ng lalaki. Pero hindi niya inakala na hindi pala ordinaryong yaman, kundi mayaman na mayaman. Bakit mo naman ako tinitignan ng ganyan? Hindi ka naniniwala na kahit hindi na tayo magtrabaho ay mabubuhay tayo? Kahit isang dosena pa ang magiging anak natin? Sa tingin mo, nakakatawa yung sinasabi mo? Ano sa palagay mo sa akin? Baboy? Naaanakan mo ng marami? No. Ikaw lang naman ang magiging ina ng mga anak ko. Banat pa nito, kaya naman hindi mapigilan ni Sharon na mapangiwi habang kinikilig naman sa kaloob-looban niya. Ewan sa'yo, parang kang tanga at kung ano-ano sinasabi mo. Napapaisip lang naman ako kung paano linisin ang pangalan mo. No, hayaan mo ang walang kwentang balita na yan. As long as alam ko na alam mo ang totoo, masaya na ako. Hindi na nga nangulit pa si Sharon at hinayaan na lamang ang asawa. Bagot na bagot siya sa kanilang bahay dahil wala siyang ibang ginawa kundi kumain at matulog. Ang naging libangan na lamang niya ay ang pang-iinis sa asawa. Ngunit hindi ito naiinis sa kanya. Bagkus, siya pa ang nakakaramdam ng inis. Tumunog ang doorbell. Aniya pa ng ilang beses na tumunog ang doorbell nila. Can you open it? Please, wife. Hindi ko lang talaga maiwan ngayon itong ginagawa ko. Ani Demetrios.
Kesa makipagtalo, sumunod na lamang siya sa asawa at bumaba mula sa second floor patungong living area. Binuksan niya ang napakalaking pintuan. Bumungad sa kanyang babaeng napakaganda at nakasuot ng sexy na dress. Nandyan ba si Demetrius? Malamig pang tanong nito at saka sinipat si Sharon mula ulo hanggang paa. Yes, anong kailangan mo? Nandito ako para dalawin siya. Pwede mo ba siya pakitawagan? Paikuhan na rin ako ng malamig na tubig. Utos pa nito at parang Reyna na pumasok sa loob. Nawala ang tuwa kanina ni Sharon at napalitan ng matinding inis para sa babae. Sino ka? Saka may paa ka kung gusto mo ikaw ang kumuha sa kusina. Malamig din na sabi ni Sharon. Ako lang naman ang ina ni Demetrius. Pagpapakilala pa nito, kaya hindi napigilan ni Sharon na magtaas ng kilay. Masyado itong bata upang maging ina ng asawa. Nakasinghot ka ba ng katol kaya kung ano-anong sinasabi mo? Ano na naman ang ginagawa mo dito? Malamig ang pagkakasabi ni Demetrius na kakababa lang din ng hagdan at mabilis na lumapit kay Sharon. Yumakap si Demetrius sa bewang ng asawa at hinalikan ito sa labi. Wala na ba akong karapatan sa anak ko? Hindi kita ina dahil matagal nang namatay ang nanay ko, Carol. Hindi ka welcome sa pamamahay ko. Kaya anong ginagawa mo dito? Balita ko nag-asawa ka na. Kaya napauwi ako ng Pinas para makilala ang asawa mo. Hindi ko akalain na wala ka palang taste. Sabi pa nito. Ang kapal ng mukha na matandang to, ah. Ikaw ang walang taste dahil gurang ka na at nagsusuot ka pa rin ng ganyang damit? Hindi mo ba nakikita yung mga ugat mo, ha? Galit na sigaw ni Sharon. Ito ba ang tipo mo sa babae? Walang delikadesa, bastos ang bibig at parang lumaki sa kanto? Hindi ko akalain na bababa ng ganyan ang gusto mo sa babae? Sabi pa ulit nito, kaya naman mas lalong nag-init ang ulo ni Sharon. Wife, relax. Awat pa sa kanya ni Demetrius. Huwag mo akong pigilan dahil babangasan ko itong matandang babae na to. Pwede bang umuwi ka na kung saan ka man galing? Hindi ka gusto ng asawa ko, Carol. No, wala akong matutuluyan kaya dito muna ako pansamantalang maglalagi. Ina mo pa rin ako, Demetrius. At wala kang magagawa na sa akin pa rin ang lahat ng karapatan, lalo na sa pamamahay na to. Pananakot pa ng babae. Nababaliw ka ba? Stepmother ka lang ng asawa ko. Kaya sino ka para mag-demand ng ganyan? Wala kang alam. Hindi mo alam ang totoong nangyari sa amin ni Demetrius. Kaya bago pa ako mawala sa mood, isara mo na yung bibig mo. Susugod na dapat si Sharon nang pigilan siya ni Demetrius na labis niyang pinagtaka. 2 linggo at pagkatapos umalis ka na sa pamamahay ko, pati sa buhay namin. Ngumisi nang nakakaloko ang babae kay Sharon na tila nanalo ito sa loto. Kaya naman lalong nangasim ang mukha ni Sharon. Unang tapak pa lang nito ay ramdam na ni Sharon na hindi maganda ang magiging buhay nila sa mansyon. Pwede mo bang ilayo sa akin ang pagmumukha mo? Hindi kasi ako makapag-concentrate sa pagkain ko. Malamig na tura ni Sharon dahil sa paninitig at paglapit na mukha ng babaeng si Carol. Gustong palakpakan ni Sharon ang sarili dahil nakasama niya ang babae ng 1 linggo. Wala naman siyang napapansin na kakaiba maliban sa malalagkit nitong tingin sa asawa na si Demetrius. Ngayon ko lang napagtanto kung ano nga ba nagustuhan sa'yo ni Demetrius. Ako alam ko kung bakit ayaw sa'yo ng asawa ko. Madiin pang sabi ni Sharon. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Sharon. Hindi mo gugustuhin na malaman ang rason kung bakit galit sa akin si Demetrius. Kasi mukha kang pera? Tuluyan na nga nawala sa mudang babaeng si Carol. Nagsisimula na ang bangayan nila na palagi na lamang at hindi natatapos. Wala din si Demetrius dahil may kinailangan itong tapusin na trabaho. Gusto man sumama ni Sharon sa kanyang asawa ay hindi niya magawa dahil hindi maaari dahil buntis siya. Dapat ba ako matuwa? Kasi wala kang alam kay Demetrius. Hindi mo pa kilala ang asawa mo, Sharon. Hindi mo alam ang mga kahiyupang ginawa niya.
Gusto mo bang sumunod? Ngiting demonyo pa nito. Dapat na ba ako matakot? Binabalaan lang kita na baka maging isa ka sa mga babaeng namatay dahil minahal siya. Naawa lang ako sa'yo at kung sakali man sa magiging anak nyo. Sinipat pa nito ang tiyan ni Sharon na may umbok na kahit papaano. Salamat sa concern mo, pero hindi ako mahinang babae tulad ng iniisip mo. Kaya kong protektahan ang sarili ko at lalo nang hindi ako kayang sakta ni Demetrius. Talaga ba? Sabagay, ikaw naman yan. At huwag mo sasabihin na hindi kita binalaan. Ani pa ni Carol, bago ito tumalikod at bumalik sa silid niya. Hindi na rin kumibo si Sharon, pero sa loob niya ay handa na siyang pumatay kundi lamang ito umalis agad. Tahimik lamang siya na umiinom ng fresh milk habang hinihintay ang pag-uwi ni Demetrius. Ngunit sa kanyang pagbabasa ng folder, napansin niya ang kaibang aura ng paligid. Para bang may iba silang kasama sa loob ng bahay. Dahan-dahan siyang kumuha ng kutsilyo at pinakiramdaman ng paligid. Hanggang sa isang lalaki ang bigla na lamang inatake siya mula sa likuran. Sa bilis ng pangyayari, nagawa naman itong iwasan ni Sharon. Papatayin kita! Sigaw pa ng lalaki na nagtatago sa itim na maskara. May hawak itong kutsilyo. Paano ka nakapasok, ha? Hindi mo ba alam na hindi ka na makakalabas ng buhay niyan? Sakto, naiinip na ako at kailangan ko na mapaglilibangan. Sabi pa ni Sharon at pinaputok ang kanyang likuran. Ang gyabang mong babae ka, hindi ka ba natatakot na hindi ko rin hahayaan na makawala ka ng buhay dito? O talaga ba? Nanunukso pang sabi ni Sharon, kaya naman sumugod na ang lalaki. Inundayan siya ng magkakasunod na saksak, ngunit sisiw lamang ito na iniwasan niya. Hindi pa nakontento ang lalaki at pinuntirya naman ngayon ang tiyan niya ng isang tadyak. Sinangga ito ni Sharon gamit ang braso niya, kaya bahagya siyang napaatras. Sumuko ka na para hindi maging masakit ang pagkamatay mo. Ngiting demonyo pa ng lalaki. Bakit naman ako susuko sa iyo, Aber? Si mami ka ba? Siya lang ang may kakayahan na mapasuko ako. Ira pang sabi ni Sharon. Muling sumugod ang lalaki. Ngunit ngayon ay mas bumilis ang bawat atake nito. Naging seryoso na ang labanan hanggang sa lumabas si Carol na nakasuot pa ng lingerie. Anong nangyayari dito? Gulat na gulat pang sabi nito, kaya naman napunta sa kanya ang atensyon ng dalawa. Sinamantala ito ng kalaban, kaya naman nasaksak niya si Sharon na tumama ng konting daplis sa braso nito. Papatayin kita. Hindi ko hahayaan na mabuhay ka pa. Hindi ka dapat narito dahil isa ka lang basura. Sigaw pa ng lalaki at sinubukang saksakin si Sharon. Ngunit ang ginawa ni Sharon ay ginawang panangga si Carol, kaya ito ang nadaplisan sa may hita. Ang matinis na sigaw nito ang umalingaungaw sa paligid. Hanggang sa tumunog na ang alarm at mabilis na tumakas ng kalaban. Sinubukang habulin ni Sharon ang lalaki, ngunit huli na. Kunot ang kilay ni Demetrius nang pumasok sa loob ng living room. Duguan si Carol at si Sharon. Ngunit ang labis na kinabahala ni Sharon ay nang lumapit ito kay Carol na puno ng pag-aalala. Para lamang siyang hangin na nilagpasan ito. Demetrius, may isang lalaki na gusto akong patayin. Iyak pa ng babae. Who? Sad pa nito na hindi matanggap ni Sharon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Demetrius? Asawa mo ako, di ba? Bakit mas nauna ka pang pumunta dyan kesa sa akin? Hindi na itago ni Sharon ang pait sa boses niya. She is my stepmother, Sharon. You're okay, right? So if you don't mind, please go to our room. Sabi pa nito na mas lalong nagpasakit sa loob ni Sharon. Para bang nag-ibang tao ang lalaki na maayos lamang kanina. Hindi nga siya mabalingan ng tingin na kung noon ay halos linta na hindi humihiwalay sa kanya. Anong kalokohan ito? Umalis ka lang na maghapon, Demetrius. Tapos pagbalik mo parang hindi mo na ako kilala. Anong kalokohan to? Nothing happened to you, pero kay Carol malaki. Tumabi ka muna at hayaan mo ako makadaan.
Utos ni Demetrius matapos kargahin si Carol na parang bagong kasal. Naguguluhan si Sharon kung ano bang nangyayari. Pero nasasaktan siya sa pinapakita ng asawa. Hindi siya sanay na may ganitong pag-aalala na pinapakita ang lalaki. Kapag umalis ka, sinasabi ko sa'yo, hindi mo na ako makikita. Pagbabanta pa ni Sharon. Mas lalong nawala ang emosyon sa mukha ni Demetrius na para bang hindi siya nito asawa kung tingnan. Ngayon mo pa ba paaandarin ang katigasan ng ulo mo? Hindi mo ba naiintindihan na may tama si Carol? Ako ba wala? Hindi ba nasaktan din ako? At buntis ako? Pero mas inuuna mo pa yung babaeng yan. You look okay to me, Sharon. Sinasabi ko sa iyo, Demetrius, kapag umalis ka ngayon, hindi mo na ako makikita pa. Move. Saad nito sa kanya. Parang punyal na pumunit sa puso niya. Hindi umalis kung saan nakatayo si Sharon. Bagkos, ang asawa ang nagpumilit na makalagpas sa kanya. Kusang pumatak ang mga luha ni Sharon sa ginawa ng asawa. Ngayon lamang siya nasaktan ng ganito katindi. Hindi niya maramdaman ang sugat na dumudugo sa kanyang balikat. Kung ganon, pinipili mo siya, hindi ba, Demetrius? Isang kalokohan ang lahat ng to kung ganon. Salamat, dahil malinaw na sa akin ang lahat. Humakbang paalis ng lugar na yun si Sharon at pumasok sa loob ng silid nila ng lalaki. Kinuha lamang niya ang baril na itinago sa ilalim ng cabinet at tinawagan si Ven upang sunduin siya. Walang Demetrius na lumapit sa kanya. Walang asawa ang nanuyo tuwing galit siya. Walang Demetrius ang bumalik sa kanya. Aligaga namang sinundo ni Ven ang kaibigan na umiiyak sa harap ng mansyon ng lalaki. Kasama pa nito ang asawa na si Lloyd. Sharon, ano nangyari? Hating gabi na. Bakit wala pa rin ang asawa mo? Nag-aalalang tanong ni Ven matapos madaluhan si Sharon. Mas pinili niya si Carol. Carol? You mean ang stepmother niya? Saka, bakit may dugo ka sa damit? May nangyari ba? Nilooban kami ng mga kalaban. At nadamay si Carol. Pero mas pinili niya si Carol. Pinapili ko siya kung sino sa amin. Pero mas pinili niya yung babaeng yun, Ven. Puno ng sakit na sabi ni Sharon. Baka naman may ibang dahilan si Demetrius kaya niya ginawa yun. Saad pa ng kaibigan at sinipat ang asawa dahil wala silang alam sa nangyayari. Wala na akong pakialam pa. Mas pinili niya ang babaeng yun. Kaya wag na siyang umasa na makikita pa niya kami ng anak ko. Hindi kumibo ang mag-asawa at sinama na lamang si Sharon sa kondo nila. Dumito muna si Sharon na ilang araw at ang mas lalong nakapagpalungkot kay Sharon ay hindi man lang siya dinalaw ng asawa. Ni kumustahin siya, hindi nito nagawa. Kumain ka muna, Sharon, dahil masama sa baby mo ang nagpapalipas ng gutom. Dala nito ang isang tray ng pagkain at isang gatas. Ano ba nagawa ko, Ven? Bakit niya ginawa sa akin to? Siya ang nanggulo sa buhay ko. Pero bakit ako pa ngayon yung nasasaktan? Baka lang may dahilan siya kaya niya ito ginawa, hindi ba? Kilala mo naman si Demetrius. At hindi siya yung tipo na gagawin ito na walang dahilan. Hindi mo kilala ang Carol na yan sa mga kaya niyang gawin. Magtiwala ka lang kay Demetrius at alam kong wala siyang gagawin na ikasasakit mo. Mahabang linya ng kaibigan, ngunit hindi na talaga nakikinig pa si Sharon. Too late. Dahil aalis kami ng anak ko at di na kami babalik pa dito. Mas pinili niya si Carol? E di magsama sila. Matigas na turan pa ni Sharon na mas lalong nagpaalala sa kaibigan. Galit naman si Lloyd sa kanyang kaibigan matapos ang ginawa nito sa sariling asawa. Kamunti ka na niyang mabugbog ang lalaki kundi pa nagsalita si Gabo. Gago ba kayo, ha? Ikaw, Gabo, na pinaaresto mo ang asawa mo para lang pakasalan ka. Ikaw naman, mas pinili mo ang Carol na yan na sumira sa buhay mo. Nag-iisip ka ba, ha? Hindi mo ba naisip na buntis ang asawa mo? Sigaw ni Lloyd. Alam ko, at masakit din sa akin. Pero kailangan ko itong gawin para sa kanya. Hanggat di ko nalalaman ang plano ni Carol na yan, ay hindi titigil ang mga tao na patayin ang asawa ko. Dapat, sinabi mo sa asawa mo
nang hindi siya nabigla. Tarantado ka kasi at di ka nag-iisip. Inaaway ako ng asawa ko dahil sa inyo mga tanga. Galit na galit si Lloyd sa dalawa. May tig isang suntok na natamo ang mga ito kaya naman nagdurugo na ang gilid ng mga labi nila. Masakit din para kay Demetrius ang ginawa sa asawa. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Uunahin niya ang kaligtasan nila ng anak nila. Anong plano mo niyan? Sigurado na ba yan? Kasi narinig ko na aalis ng bansa ang asawa mo. Dinamba ng matinding takot si Demetrius. Pero nasabihan ko na ang asawa ko na pigilan ang asawa mo. Ikaw naman, Gabo. Kung mahal mo ang asawa mo, umamin ka na. Hindi yung dinadaan mo sa galit na wala namang katuturan. Huwag mo akong pakialaman. At ang pakialaman mo ay ang buhay mo. Malamig pang sabi ni Gabo. Sinasabihan lang kita. Hindi yung kung kailan huli na ang lahat, doon ka magsisisi. Ayoko na sa akin ka lumapit kapag iniwan ka ng tuluyan ang asawa mo. Hindi niya ako iiwan. Matigas na sabi pa ni Gabo. Huwag ka mag-alala dahil malapit na. Kahit gaano pa katanga ang babae, dadating ang araw na matututo at magigising yan. Sana, hindi ka pa huli kapag nangyari yun. Sabi ni Lloyd sa kainiwan ng dalawa. Huwag mong sabihin na hindi kita pinagsabihan. Ulit pa ni Lloyd sa kaibigan na wala talagang pakialam. Sumasakit ang ulo niya sa katangahan ng mga kaibigan niya. Kung gaano katatalino ang mga ito sa trabaho, ganun naman katanga pagdating sa pag-ibig. Hindi sila gumaya sa kanya na isang mapagmahal na asawa sa isang marahas niyang asawa. Naalala niya pa ang asawa na galit din pala sa kanya dahil wala siyang alam sa ginawa ng kaibigan. Ngayon, kailangan niya itong suyuin bago pa hindi matuloy ang nakaplanong anak. Dahil gusto na niyang makita ang magmamana ng kanyang mga kayamanan, kailangan niya ng tagapagmana na magmamana sa kanyang katalinuhan at ang susunod din sa kanyang yapak. Baliw na baliw si Carol sa kanyang steps na si Demetrius. Hindi niya makuha ang binata, kaya naman ang ama nito ang pinakasalan upang mabantayan ng lalaki. Ang lahat ng babaeng lumalapit sa lalaki ay pinapatay niya dahil sa tingin niya, siya lamang ang tanging babae na babagay dito. Ngunit nang dahil sa pagiging kampante niya, ay nagawang magpakasal ni Demetrius sa iba. At ito ang hindi matanggap ni Carol. Kailangang mawala sa landas nilang babaeng si Sharon. Dahil ramdam ni Carol na umiibig na si Demetrius sa asawa. Demetrius, mabuti naman at nandyan ka na. Akala ko talaga hindi ka nababalik sa akin. Kunwari pang lumabi ang babae, ngunit blanco lamang ang tingin ipinukol nito sa kanya. Hindi naman, may ginawa lang ako. Malamig pa nitong sabi, kaya naman naghinala si Carol. Pinuntahan mo na naman ba ang asawa mo? Hindi pa pa pumapasok sa isip mo na hindi siya nababagay sa'yo? At sino ang nababagay sa akin? Ikaw. Ako lang, dahil ako lang ang babaeng nakakaintindi sa'yo. Ako lang ang babae na tatanggap sa'yo at sa akin ka lang sasaya. Tila baliw na sabi ni Carol. Lumapit pa siya kay Demetrius at hinawakan na magkabilang mukha nito. Hahalikan sana niya sa labi ang lalaki na bigla itong umiwas. Not now. Pero bakit? Wala namang masama sa gagawin natin. Dahil pareho nating mahal ang isa't isa, hindi ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Carol. Respetuhin mo sana si Daddy, kahit hindi na ako. Kasal kayo ni Daddy at hindi tama ang gusto mo. Ano ang tama? Na mapunta ka sa iba, ganon? Ang tagal kitang hinintay, Demetrius. Bakit ba hindi mo ako magawang mahalin? Kaya ako lang naman pinatulan ng Daddy mo para mapalapit sa'yo. Nababaliw ka na. May halong pandidiring sabi ni Demetrius sa babae. Naglakad sandali palayo si Carol kay Demetrius upang kumuha ng alak at saka ito ininom ng isahan. Ang tagal na panahon na hinintay niyang mahalin siya ng lalaki. Magulo ang buhok niya at pinagpapawisan ng malamig. Mas mababaliw ako kapag hindi ka napunta sa akin. Hanggang kailan mo ba ako ipagtutulakan, ha? Hanggang kailan? Hanggat hindi mo naiintindihan
na hindi kita nakikita bilang mamahalin ko. Hindi ko ni minsan nakita ang sarili ko na makakasama ka. Labag sa loob ko na maging ina ka dahil hindi ka nararapat. Tapos magiging babae pa na mamahalin ko sa matagal na panahon? Huwag ka nang umasa. Tagusan sa butong sabi ni Demetrio sa babae. Kung ganun, mahal mo talagang babaeng yun, di ba? Mahal ko si Sharon simula pa noon. Kaya kung kailangan kitang patayin para maging ligtas siya, ay gagawin ko. Ngumiti ng mapait si Carol. Nananatili pa rin nakatalikod sa lalaki. May kinapa siya sa kanyang harapan at nangilabas nito, mabilis niyang itinutok ang tanga na baril sa lalaki. Akala mo ba wala akong alam sa ginagawa mo? Alam ko na sinetap mo ako para mapakulong, hindi ba? Sad to say, hindi ako bobo para mapakulong mo ng ganun kadali. Nahihibang na sabi ni Carol. Nababaliw ka na at mas lalo lang lalala ang kaso mo sa gagawin mo. Mabuti nang mawala na lang ang asawa mo sa landas natin. Baka wala ka ng pagpipilian kundi mahalin ako. Ngumiti pa ng malademonyo si Carol habang pinaglalaroan ang tanga na baril. Don't you dare, dahil ako mismo ang papatay sa'yo kapag sinaktan mo ang mag-ina ko. Nagtatagis ang bagang ni Demetrius. Too late, dahil buo na ang desisyon ko. Akin ka at hindi kita hahayaan na mapunta sa iba. Naramdaman ni Demetrius ang malakas na palo sa kanyang batok na naging sanhi ng kanyang pagkatumba. Bago pa siya mawala ng malay, nakita niya kung paano umisi na malademonyo ang babae. Sa kabilang banda naman, ay si Sharon na tahimik lamang nanonood ng Peppa Pig sa malaking TV ni Laven. Simula nang mapadpad siya sa bahay ng kaibigan, ay hindi pa siya lumalabas ng bahay. Hindi na rin niya maalala kung gaano siya katagal narito sa bahay ng kaibigan. Ngunit wala pa rin siyang plano na umuwi ng mansyon ng asawa. Humahangos naman na tumungo sa kanyang kaibigan. Sharon, may kailangan ka malaman tungkol sa asawa mo. Ano, patay na ba? Walang pakialam na sabi ni Sharon. Simula noong isang araw, hindi na siya makontak ng asawa ko. Pati na rin ang stepmother niya si Carol. Sa tingin namin ay nasa kapahamakan ng asawa mo. Tapos, kaya niyang iligtas ang sarili niya. Sagot pa rin ni Sharon sabay papak ng mangga at bagoong. Sharon, hindi ka ba nag-aalala sa asawa mo? Nasa kapahamakan siya. Sigaw na ngayon ni Ven dahil inis na siya sa babae. Huwag kang sumigaw dahil narinig kita, okay? Hindi ako bingi dahil narinig na rinig kita. Wala ka bang gagawin? Wala? Gaga! Alam mo naman na ginawa lamang ng asawa mo yun para protektahan ka, di ba? Kailangan ka kayo ng asawa mo. Kaya iligtas mo siya sa babaeng baliw na yon. I know. Pero mamaya na, tinatapos ko pa itong last episode ng Peppa Pig. Unbothered, nasabi pa ni Sharon, kaya natampal na lamang ni Ven ang noo. Isang oras matapos ang panonood ng babae ng Peppa Pig, ay narito ngayon sila sa headquarters ng asawa kasama si Lloyd. Ven? At gabo. Sigurado ba kayo na nandyan sa abandonadong building na yan ang asawa ko? Why pa naman no? Nandyan sa loob at mag-ingat ka dahil marami ding tauhan ng Carol na baliw na yan. Siya rin pala ang pumatay sa mga naging nobya ng kaibigan namin. At mga naging kinasama niya. Nakausap ko nga pala ang asawa mo gabo. Kapag daw nakalaya siya sa kulungan, mata mo lang daw ang walang latay. Biro pa ni Sharon sa lalaki. What the hell are you talking about? Hindi napigilan ni Gabo na magalit, ngunit umalis na ang dalaga. Mag-isa niyang tinungo ang lugar dahil ayaw niya ng katulong pa dahil magiging sagabal ito. Sa loob ng 3 minuto, nagawa niyang mapatumba mga lalaking nagkalat sa paligid ng walang nagagawang ingay. Hayop ka talaga, Sharon! Dinig pa ni Sharon sa kaibigan sa earpiece na suot. Napangisi siya dahil matagal na rin nang huli siyang nakipaglaro ng ganito kay kamatayan. Dalawa lamang ang magiging daan niya, sa bintana o sa pintuan na maaaring nakatutok sa kanya ang baril ni Carol.
Pero dahil gusto ni Sharon ng drama, pinili niya ang entrance. Hoy, sa bintana ka dumaan. Dahil wala kang kalaban dyan. Kung ano man yung iniisip mo, tigilan mo, bruha ka. Pigil sa kanya ng kaibigan. Nakakainip at gusto ko nang lumaban. Simpleng sagot ni Sharon bago niya sinipan ng malakas ang pintuan at nasira ito. Bumulaga sa kanya ang asawa na walang suot pang itaas habang nakakandong rito si Carol. Pakiramdam ni Sharon ay sinilaban ang buong katawan niya sa galit. Ngunit bago pa niya masaktan ng babae, isang patalimang patungo sa kanya na mabilis niyang naiwasan. Nakita ni Sharon ang lalaki na nakalaban niya ng gabing yon, na prenteng nakaupo sa may bintana. Akalain mo buhay ka pa pala? Sad pa ni Sharon. The hell, Sharon? Anong ginagawa mo dito? Sigaw pa ni Demetrius. Ano pa ba? E di ililigtas ka. Sa palagay mo ba narito ako para lang mamasyal? Iniisip mo ba yun, Demetrius? Huwag mo kong gaguhin. Sino ang nagpapunta sa'yo dito, ha? Sino? Huwag mo nang alamin. At ililigtas kita, pero bago yun, hayaan mo muna akong gumanti. Sumugod si Sharon matapos sabihin yun sa lalaking naghagis sa kanya ng patalim. Nagpambuno sila at ayaw patalo ng lalaki. Isang malakas na tadyak, ngunit gumisi si Sharon at sinaksak ang binti nito. Kaya naman, umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw nito sa buong lugar. Sabi na sa'yo ay sumuko ka na lang dahil mas lalo ka lang masasaktan. Papatayin kita! Kung kaya mo! Isang syringe ang sinaksak ni Sharon sa kalaban sa hita nito kaya nawala nito ng malay. Hindi siya maaaring pumatay, kaya ang lahat ng kalaban ay pinatulog lamang niya. Ngayon dahan-dahan tumayo si Sharon at hinarap ang namumutlang si Carol. Paano ba yan? At wala ka ng kakampi. Manahimik ka! Hindi ko hahayaan na makuha mo sa akin si Demetrius! Sigaw pa nito. Nakuha ko na siya. Paano ba yan? Matapos ang ising, ipinakita ni Sharon, mabilis ang kilos niyang sinakal si Carol ng sobrang higpit. Pitawan mo ako! Nagpapapalag pa ito dahil hirap nang huminga. Alam mo ba na ilang linggo akong umiiyak dahil sa kasamaan mo? Hindi ako makakapayag na hindi ako makaganti sa pagiging masama mo sa akin! Sigaw din ni Sharon sa babae. Pitiwan mo ako! Hindi mo makukuha sa akin ang asawa ko, gaga ka? Isang suntok ang pinakawala ni Sharon kay Carol, kaya nawala nito ng malay. Saka naman pumasok si Naven, Lloyd at Gabo, upang hulihin ang mga kalaban. Humabol pa si Demetrius sa asawa, ngunit mabilis itong nakaalis. Mahaba-habang suyaan ang gagawin mo yan, Demetrius. At good luck. Nakangising sabi ni Ven at iniwan ng lalaki. Isang buwan ang nakakalipas simula nang mahuli si Carol at makulong ito. Isang buwan na rin na naghahabol si Demetrius sa asawa. Mahal, papasukin mo na ako sa mansyon natin. Hindi na ako gustong ampunin ni Gabo sa bahay nila. Patawarin mo na ako, please, at may dala akong mga mangga at bagoong. Sigaw ni Demetrius mula sa labas ng mansyon. Bakit kaya hindi mo papatawarin ang asawa mo? Hindi ka ba naawa? At kung kani-kanino na lang siya nakikitulog? Pangungonsensya pa ni Ven kay Sharon. Hayaan mo siya. Paano kung bigla siyang maghanap na iba? Matutuwa ka kaya? Tumigil naman sa paglantak ng pagkain si Sharon at masamang tumitig sa kaibigan. May babae siya? Ang sinasabi ko lang, paano kung bigla na lamang siya magkaroon ng iba dahil sa ginagawa mo ngayon? Ikinasa ni Sharon ang baril at saka lumabas ng mansyon. Aligaga namang sumunod si Ven at nagsusorry sa kaibigan dahil sa pagbibiro niya. Hindi pala maaaring biruin ang babae dahil siniseryoso niya ito. Nagbibiro lang ako, Sharon. Itago mo na yung baril mo. Mahal! Ani Demetrius, pero namutla silang dalawa ni Ven nang magpapatok si Sharon. Umamin ka na! Ani Sharon na pinagtaka naman ni Demetrius. Ano nga aminin ko? Nagtataka namang tumingin si Demetrius kay Ven na nag-peace sign at saka sumibat. Aminin mo na may babae kang hayop ka. Hindi ka na nakontento kay Carol?
At ngayon may babae ka na naman? What the actual hell? Wala akong ibang babae. Sino nagsabi sa'yo niyan, ha? Hindi nga kita kayang kalimutan, tapos magkakaroon pa ako ng babae? Umamin ka na bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Wala akong ibang babae. Maniwala ka sa'kin, wala talaga. Pagsusumamo ni Demetrius. Umamin ka na. Sabay ng pangingilid ng luha ni Sharon. Alerto namang lumapit si Demetrius sa babae at niyakap ito ng mahigpit. Sorry kung nasaktan kita dahil kay Carol. Gawa ng gusto ko lang na ingatan ka sa baliw na yon. Pangalawa, wala akong babae. Dahil baliw ako sa'yo. Talaga ba? Hindi mo ako niloloko? Parang bata namang nagtatanong si Sharon. Promise wala akong ibang babae. Kung magkakaroon man ako ng ibang babae, ang magiging anak natin yon. At wala nang iba. Sa kanya hinalikan si Sharon sa noo upang mas lalo itong pakalmahin. Sinabi mo yan, ha? Nasa na ang manggang dala mo? Tara na sa loob. Simula ngayon, hindi ka lalabas na hindi ako kasama, na intindihan mo ba? Opo, masusunod po aking kamahalan. Nakangiting ani Demetrius at sabay nilang nilakad ang patungong mansyon ng magkayakap. Hindi mawala ang ngiti ng lalaki. Dahil sa wakas, nagkaayos na sila ng asawa. Hindi birong magtampo at magalit ang asawa niya dahil namulubi siya na isang buwan. Mahal mo ba ako? Tanong naman ang makulit niyang asawa. Oo naman, mahal na mahal kita. Kung ganun, bakit mas minili mo si Carol? Paninimula naman ito ng gulo. Mahal naman. See? Hindi mo masagot? Lumayas ka ng punyeta ka. Muling hiyaw ni Sharon na nagpaluha na kay Demetrius. Ngunit kahit ganun pa man, naging maayos pa rin sila mag-asawa. Ganoon lang talaga ang asawa niya dahil nagbubuntis ito. Kailangan niya na mahabang pasensya at mas maraming pagmamahal para sa kanyang asawa na kahit kailan ay araw-araw niyang pipiliin dahil mahal na mahal niya ito. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Commander Got Pregnant, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam! Thank you.